guys, nandito ako ngayon sa bundok. Chine ko yung aking pole tower. At ito, nakita ko. Nag-uumpisa ng magkalawang ang aking mga turnbuckle. Hindi ko kasi agad dito napintahan noon. Kulang sa budget. Bali, tatanggalin ko muna ang mga kalawang nito bago ko siya pipintahan. Ang gamit ko nga pala sa pagtanggal ng kalawang ay rust converter. Kahit anong brand, basta rust converter, pwede na siguro yan. Ayan po, nagsali na ako ng konti lang para i-apply ko dito sa aking turnbuckle. Ingat lang po sa pag-apply nito kasi may acid ata ito. Baka kayo matalsikan sa mata. Delikado. Ayan, bumubula siya. Applyan lang lahat yung may kalawang. Tsaka yung kahit pa kunti lang pa lang yung kalawang, applyan na. Tsaka yung may mga umpisa na yun, lagyan na rin natin. Sayang to. Mahal ang turnbuckle dito sa amin. 150 ang isa nito. Bali sa isang talian ko, 10 piraso yan. Yung aking nagamit na turnbuckle. M12 lang to. Yan. Lalagyan ko na lahat yung mga part na may corrosion. O kahit wala pa siguro, pwede na. Para lang siguraduhin na talagang walang nakalusot na kalawang. So, hintayin lang natin ito na matuyo bago natin lagyan ng pintura. Pati itong triangulo ko, may pinta na siya kaso. Kinalawang din. Ayan, oh. Pag natuyo na yan, laglaga na yung mga ano yan. Mga kalawang. So, dapat kailangan paikot yung ano, yung lalagyan. Kasi kung doon ka lang sa kabilang side, malamang may mga parte dito sa likod na hindi mapipintahan, mapapahira ng converter. So, ayan. Wala akong taga-video. Solo flight. Tapos mamaya pipintahan ko na rin yung tatlo pang ano, set ko ng turnbuckle. Ayan, applyan ko na siguro lahat yan. Dahil hapon na ngayon, hindi ko na mapipintahan ito ngayon. Ayan, basta siguraduhin lang lahat ng may kalawang. At saka yung may mga nagaputi-puti na. Umpisa na yun ang pagkalawang niya. Nandito na ako ngayon sa isa pang lagayan ko ng turnbuckle. Ayan, may kalawaw na rin siya. Oh. Ayan, oh. Pati triangulo niya. So, applyan ko na rin to. Pahid lang ng pahid. Kasi agad na pintahan noon eh. Ito nga, mapapansin nyo, maliit yung isa. Medyo kinapos na ako ng time na yan. Malaki rin na gastos ko dito. Dead spot dito sa amin eh. Kailangan talagang magkaroon ka ng sarili mong pole tower para ka makakuha ng signal. Ayan. So lahat na lalagyan ko na. Applyan ko na to. Para sigurado. Bali, bukas ko na ito babalikan para mapintahan. Ganyan lang. Pansin nyo, bumubula siya. Ayan, yung part na yun. Oh. Medyo bawas na agad yung kalawang niya. Ayan. Bali, hindi ko talaga alam ito eh. Tinanong ko lang sa kaibigan ko kung anong magandang pangalis ng kalawang dito. Tinuro nga niya sa akin ganito.
Minsan, mabuti rin yung may kaibigan kang marunong para mapagtanungan. Ngayon, wala. Hindi mo magagawa, hindi mo alam. Pipinta ka ng kahit kalawangin. Yan. Ito naman, sa likod naman. So, pahid lang lahat para sure. Medyo hinihingal pa ako. Hirap, bundok itong aking pinagtayuan eh. Ayan, hindi siya sasagap kung nandun lang sa baba. Yan. Pati nga banting ko pala, may ano na. Medyo namumuti-muti na rin. Lagyan ko na rin yan. Basta pag nag-apply kayo guys, ingat lang. Kasi baka kayo matilamsikan ng liquid na ito sa mata. Masakit din siguro yan. Baka makabulag pa. Basta sa bawat gawa, ingat lang palagi. Medyo, baka medyo makilig ang video ko. Ako lang kasi ang nagbibideo rin. Habang ina-apply ko itong converter. Walang makasama eh. Solo flight. Yan, may mga party talagang hindi mo maanuhan. Kaya dapat talaga sisilipin mo. Yan, okay na siguro yan. Pagto yun na yan, makikita nyo, wala na yung kalawang yun. Malinis na. Bali, ang gagamitin ko nga pala dito, ano? Yung epoxy primer. Para mas maganda. Yan. So, sa next na tayo, ano? Turnbuckle na lagayan. Ito, pangatlo na to. Talaga may kalawang na rin sila, oh. Ayan o. Ayan. So, applyan ko na to. Malapit ng magalasing ko. Kailangan natawin na to. Mahirap abutan ng dilim dito sa bundok. Ayan o. Maliit lang pa rin yung isang turnbuckle dito. Ayan o. Magastos rin talaga magtayo ng ano? Pull tower. Kaya hindi ko rin agad dito napintahan noon eh. Kasi kinapos sa budget talaga. Sa akin lang noong time na yun, ang mahalaga may tayo na. Karoon ng signal. Ayun, sa awa naman ng Diyos, nakuha namin ang gandang signal. Yan. Kumuha lang ako ng mga tao. Okay, wala namang nagtatayo ng ganito dito sa amin. Pansin ko nga yung may mga antena na ano. May mga external na antena. Isang tubo. Wala pang mga banting. Balibalikot pa. Ako kung sumasagap na maganda yun sa iba na yun. Ayan. Yung kabilang part naman. Kabilang side nito. Oops. Okay, mahirap. Bakilid. Bundok talaga ito. Papansin nyo, maraming mga puno-puno. Mga kung ano-ano. Mga... Ayan. Ang tawag ba dyan, no? Ayan. Ayan o. M12 yung aking turnbuckle. Yan lang. Mas mahal yung M16. Pero okay na yan kasi ito lang naman yung turnbuckle ko. Banting ko. Hindi rin naman kalakihan. Kasi apat na tubo lang yung aking pole. Yan. Pansin nyo, medyo umiitim yung dating may kalawang. So, bukas pag tiin na yan, wala na yan.
Bukas ko na ang pagpinta nito. Bibidyohan ko rin para ano, sama ko dito. Para isang upload lang. Para makatulong na rin sa mga gustong mag-DIY ng kanilang mga pole tower na kalawangin na rin. Yung mga lagayan nila ng tali. Ayan. Ito po, inuulit ko, hindi namin ito pinagawa sa ibang mga ano. Bali, ako lang ang nag-manage sa pagpatayo, utos-utos lang sa tao. Kasi hindi ko naman kayang magtrabaho ng gatong mabibigat. Hindi kaya ng power. Ayan. Okay. Ito na sa last. Ayan, applyan ko na lahat yan. Ayan. Kasi maitim-itim yung may mga kalawang na ano. Ayan. Ayan siya. Ayan, last part na. Ayan, kalawangin na rin. Ayan. Inuulit ko guys, ang gamit ko ay rust converter. Naubos ko na. Ayan. Pansin nyo siguro, may mga tali pa ng alambre dito, ano. Ayan, o. Oh. Ayan. Kasi pag walang tali, pumipihit ng kusa yung mga turnbuckle na yan. Kaya lumuluwag. Nawawala tuloy sa alignment yung pole. Ito, applyan ko na. Papahiram ko na siya ng ano. Pantanggal ng kalawang. Ayan, may kalawang na rin siya. Oh. Mag-umpisa na. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito lalong part na to. Oh. Yun, matindi ang kalawang. Ito na yung apala namin ito nung last September lang, 2020. Ito nung kabilis kumain yung kalawang. Kaya dapat, pag nagtayo kayo, kung may badya talaga, pintahan nyo na kaagad. Para hindi na umabot pa sa ganito. Ayan. Ayan, yung may mga puti. Lalagyan ko na rin. Itansin nyo, mga puti-puti. Umpisa na ng kalawang yan. Kaya dapat talaga, pahiran na rin lahat. Ayan. Ayan, bumubula siya. Ang daming ibon dito, oh. Malayo ito sa bahay. Mga 200 meters ang layo. Tapos matarik pa. Ayan. So, siguraduhin lang na lahat ng may kalawang ipapahiran nyo. Ang pagtali nga pala namin, hindi rin sobrang higpit. Para hindi masyadong ma-pressure yung tubo. Yung tama-tama lang ba? Yan. Tapos bukas, pinta na to. Pero bago ko pintahan, siguro may mga ano pa rin itong tira-tira. Pinta ko na lang siguro ng ano? Tawag doon? Steel brush. DIY lang ito. Hindi ako master para sa ganito, mga bossing. Inalam ko lang to sa aking kaibigan. Parang Steve. Re, baka nanonood ka ito. In-apply ko na yung turo mo sa akin. Body painter siya, mga idol. Marami siyang alam. Pagdating sa mga gatong bago pintahan. Kuya ko, ang aking master talaga paggawa ng cellphone, computer. Yan. Eh, pagdating sa ganitong mga trabaho, hindi ako talaga master dyan. Yan. Humingi lang ako ng mga idea.
ang mga kaibigan ko na marunong, na alam kong marunong. Siyempre, kung hingi ka naman dun sa kaibigan, hindi rin niya alam, wala rin. Ayan o. So, basta double check lang kung talagang na-applyan nyo na lahat. Parang maasim pala ang amoy nito. So, may asido nga. Kaya ingat guys ha, pag nag-apply nito, delikado sa mata to. Pag ginaya nyo to, do it at your own risk. Ayan. Ay, greetings nga pala sa kaibigan kong si Terry McMurray. Bro, what's up man? Ayan. Pati itong banting ko. May mga corrosion na. Ang mahal kaya nang bili ko ng isang roll yun ito. 3.5 dito sa amin. Sobrang mahal. Nakaisa't kalahati ako dito eh. Narolyo. Bali, 10 turn back. Sinigurado ko talagang maraming tali para sure. Ayan o, 10 yan o. Ayan. Ayan. Inuulit ko po, hindi po professional ang nagtayo nitong aking pole tower, kami lang. Pero nag-ingat kami. Awa ng Diyos eh, naitayo namin nang wala namang masamang nangyari. So, ano mang gawain, basta kailangan lang talaga mag-ingat. Ganun lang. Kasi pagpa wala kang ingat, delikado. Mamaya, papasilip ko yung aking pole. Pagka-apply ko nito.